So, welcome guys sa Buying Trading Channel. So, review tayo ng mga stocks. Matagal lang din nakapag-review. Patensya na. Medyo busy lang and may mga ginawa din tayong mga activity. So, ngayon, pilit ko mag-review maximum ng stocks until tomorrow sana kung may free time tayo. So, kung mag-review sa channel, click mo yung subscribe, click mo yung bell para ma-notify ka daily. Kung mag-provide mo tayo ng content, so, patensya na. Dati late talaga nakapag-provide ng content. O, doon sa group naman, nagsisikaman ako ng mga charts, mga ideas, so dire-diretso lang. Hindi talaga nakagawa ng videos. So kung sa Facebook page din, so active naman tayo ron kasi kahit medyo busy pag may konting break, nakakapag-post tayo ng mga ano ng mga materials, okay? So mag-join kayo ron sa ano sa Kabayan Trading Group Facebook page. So sa link sa description makikita niyo rin 'yan. So lahat 'yan sa Telegram namin. So, i-add ko ulit yung group sa Telegram. Recently kasi tinanggal ko kasi may mga pumapasok na spam. So, i-add ko na lang ulit. So, ano yun? PSE. Telegram. Okay? So start na tayo. Siyempre, index. So, kung daily nag-trade ka, kung full-time trader ka man or part-time trader ka, may day job ka, so, sigurado ako na nakapag-participate ka sa bull run. Okay? So, kasi kung sa bull run hindi ka nakapag-participate, so, medyo hindi pa lang medyo, malaki talaga yung mawala sa'yo in terms of trading kasi ito yung time na 95% ng tirahin mo na stocks lumilipad talaga. Okay? 90 to 95% lumilipad talaga yan. Although may sa pagpasok mo din medyo down on the next day, then the susunod na araw, dire-diretso ang angat niya. So, ito yung high time that mag-participate tayo sa stocks. Okay? So, yung movement, kumbaga, ano na to, no-brainer na puro breakout na ginagawa talaga nito. Solid yung volume. Noong nag-break ko ng 200 EMA, solid ko lang nagkaroon ng magandang conviction lalo na ano na bumalik na yung strength ng PSCI. Okay, so ano ba yung mga in-expect ko rito? So, sa gantong run-up, especially yung mga index, sa yung mga index stocks, nakita tayong mga blue chips, mga solid na blue chips, medyo ano yan, medyo para sa akin exaggerated yung ano nila, movement nila. Kung makikita nyo, yung mga gains nila 5%, like GT Cup today is 8%. Prior to that, last week, yung BDO 5%, 4%. So, yung volatility na matas talaga. Pag sinag yung momentum, yung strength niya using RSI, so marami ng stock na 80 plus yung ano, yung pinaka ano niya, pinaka levels niya. So, ano bang ano nito? Ano bang ang pwede natin gawin? So, ako, para sa akin lang, so napaka importante na mag-taking tayo ng profit. Una, huwag natin isipin na forever angat na stock. Okay? Although dire-diretso siya, pwede mo siya i-trend follow, but dapat ready ka sa mga pullbacks. Kasi kung hindi, baka mamaya, pag pullback niya, akala mo, magre-retest lang yung pala, dire-diretso na. Okay? Kumbaga, massive liquidation na yung gagawin. Kasi, ito yung run-up nito. Tingnan lang natin after ng breakout nito. Itong area na to, nung tinitingnan pa lang natin yan. So, 18% sa index. Index na pinag-uusapan natin dito guys. What more sa mga individual stocks like BDO, yan, si Converge nga, bigla ulit. Ito, nag-hito ng ano ngayon, ng IPO price niya. So, lahat, kahit mahihinang stock, kahit fundamentally weak, lumilipad talaga. Okay, kumbaga, yun ang pinaka-ano ngayon. Naging trend niya yun after mag-break ng 200 EMA. So, ako, personally, in-expect kong ako, sinasabi ko rin sa group, nag-start na ako mag-take ng profit, mag-lock in ng gain, so doon may mga position pa rin for roll na lang. Okay? Then syempre, nag-allocate, nag-re-allocate ako ng portfolio, the same time, nag-ano na ako. Gusto ko na kasi mag-port reset, yun nga lang, ang dami mong opportunity. So, in-stop ko muna yun. So, pero along the way, nag-boss tayo ng profit. Okay? So, expectation, may magkakaroon ng mga profit-taking. Okay, along the way yan. Although malakas pa rin yung index natin. So, start na tayo. Una, isa sa pinakamatunog ngayon, ASIN. Okay, so, purahin lang natin yung ibang importante. So, yung ASIN, may nakita ako na news, papalitan na naman yung ticker name. Okay, papalitan naman yung ticker name ng ASIN. Gagawin niya ata ano to. Basta may news nito. So, i-check nyo na lang. So, pangatlong palit na yata to.
buhat dun sa ano, buhat dun sa fan. Okay? So, yan, naging part ng KTC Top Picks natin. So, kung gusto nyo mag-participate, maging member ng KTC Top Picks, so, mag-provide tayo rin ng stock signals, okay, global, local, at cryptocurrency. So, check nyo lang, subscribe button, malapit, may join button dyan, click nyo lang yun, hanapin yung KTC Stock Top Picks, makita nyo yun doon. Okay? Ito ay si Energy Name, pinaltan ulit yan. So, i-check nyo na lang. Okay, so, magiging, hindi ko pa ito binasa yung full disclosure, pero ano yan eh, ang nakita ko sa group na sinishare na rin. By the way, thank you sa mga member ng Kabayan Trading Group. Okay, maraming malaking tulong yung interaction nyo lagi ron. Lalo sa mga noobs, sa mga nakisimula pa lang. Okay? So, ang nakita ko rin sa mga exchange nila, parang mai-inject siya ng mga ng maraming ano, maraming line of business like logistic yata may lalagay din, then water yata may lalagay din. So hindi lang siya Pure Energy Corporation na lang. Okay? So tingnan natin kung ano maging effect niyan sa ano sa hanggang December. Although yan nakita naman natin, so main driver nito is yung pagkaka-add niya sa MSCI. Okay, nagkaroon ng MSCI rebalancing. May video ko noon na separate pero matagal na kung ano ba naging effect ng MSCI rebalancing in case. So since na-add to sa MSCI, it means tinitingnan na to ng mga ng mga foreign investor. Okay? So yung market cap niya mga 79, so 50 billion market cap. So nagkakaroon na siya ng ano ng bearing sa mga ano sa mga foreign investor. At saka gusto mong i-highlight guys, so add ko na lang din. Try nyo gawin part ng trading setup nyo, trading consideration nyo, parameters nyo, yung mga stock na nagbe-break ng 200 EMA, okay? So ngayon, marami ng overextended. Ito, personally, ito naman, kung nanonood kayo lagi ng, ano, ng video natin, may position na tayo ito, long-term holder tayo nito. Although hindi ko in-expect na gagalaw ito ng gantong kabilis. So along the way, nag-trim-trim din ako ng position kasi in-expect ako sa yan, at least mga next year pa lang paparabolic, pero yun nga, maraming dumating na news. Although may hawak pa rin tayo niyan, more than half pa rin. So, kasi along the way, nag-add din naman ako up. So kung mag-take profit, pag-pullback, mag-add tayo. Okay? So 200 EMA break, 160%. So ayun yung strength ng ano, 200 EMA break. Okay? So kay Asen, ano bang in-expect natin dito? Ako personally, tingin ko may mga sold of follow through pa to. Kasi yun nga, yung RSI nito masyadong mataas na. No? So, pulaw tayo ng RSI. Para mapakita din natin. Kasi ang tinitingnan ko lang madalas, ano eh, yung ATR. Ako talaga, ATR, yung kahit yung strength, yung volatility, mostly ang momentum kasi tinitingnan ko yan sa ano lang, sa volume talaga. Okay? Yung gatong ATR, malakas na yung range niya, ibig sabihin, para sa akin ano na yan, talagang overextended na. Okay, so pero syempre again, until unless proven ang market, then saan tayo magre-react? Maraming nagbabago. Okay, yung market changing environment yan, hindi mo lang tulad nito. Ngayon ko lang ngayon nakakita ng halos 90 na RSI. So sa global, ang huli ko nakita na ganyan, nat na 90, 92 yata is Tesla. So hindi ko in-expect na ito yung magiging galaw niya. So congrats sa mga kumita pala. Okay, congrats sa mga kumita sa group lalo. So mag-take profit kayo, maglaan kayo ng gains, huwag kayo manghinayang. Okay, yung mga stock, magpo-pullback yan. So kung iniisip nyo na dire-diretso angat yan, so napaka-imposible nun. Okay, kung may mangyayaring stock yon, ang huli ko nakita na ganun kalakas si Heaven pa lang. From 100 to 1,000 yata. Something, hindi na rin masyado maalala. Okay, so kay Asen, para sa akin may follow through to, kung gusto nyo mag-participate, ang i-advise ko lang, malaki naman yung volume niya is, laro niya siya ng intraday. Kasi ito, kung EOD ka nag-buy dito, merong may chances na pwedeng bumaba. Kasi ang pinaka ano ko dito, ang pinaka take ko dito ngayon is yung volume niya, again, volume and price divergence. Okay, so yung volume niya is bumaba, then yung price niya is umaangat relatively. Okay, so nangyari din naman yan dito, so nangyari din yan dito sa part na to. Pero ito kapansin nyo, umaangat siya dito. Umaangat yung price, nagkaroon ng consolidation, din nag-flatten yung volume. Sumakot ulit diretso. So magiging medyo ano na ako dito, magiging maingat na ako sa pagpasok niya sa price niya. Pero syempre again, kung gusto niyo pumasok diyan, which is
malakas kasi yung stock fundamentally, okay, technical, okay. So yun nga, bali okay naman yung stock fundamentally, marami ini-inject, marami silang plans, makita niyo yung mga follow-on offering, yung mga SRO. So lahat 'yan part ng ano ng pagpapalaki ng company mismo, okay? So in recent news nga napapatan yung ticker nila kasi may inject sila na water then logistic din. So hindi ko alam kung mangyayari sa LHC ngayon kasi logistic part ng ano yun ng Ayala. So siguro maraming restructuring na mangyayari. Siguro ano yun, naging part na rin ng company decision nyo kasi may pandemic then maraming nangyari this 2020. So tingnan natin. But overall, fundamentally good to ngayon. Kung gusto nyo mag-participate talaga, ako ang lagi kong ina-advise pag ganito nakataas, tryin nyo lang intraday. Okay, mga 5 minute time frame. So try nyo i-scalp. O, kasi kung po-position kayo rito, ako mas hihintayin ko talaga na ano, magkaroon to ng ano muna, tumahimik muna yung price niya. So mag-console, magkaroon ng consolidation at least 1 to 2 weeks para mag-stable yung price niya, kayo bumira ulit, parang ganito. Consolidation yan. So from 14 September, almost 1 month nga, di ba? Consolidate bago siya mag-spike. Okay, dito Telecom. Ito yung hot stuff last week. So, maraming nag-expect na aangat to. Kasi nga yung mga inject ng mga stock. So, ang daming news. So, halo-halo na yung news niya. Halos mo na maintindihan. So, ito naman ang take ko lang dito personally kung in technicals. Okay, so para sa yung good buying area, yun nga lang, ang magiging problema dito is yung cut loss point. So, ako, basically, ATR ang ginagamit ko. Okay, main yan. Pero kung pag intraday scalp ang ginagawa ko, medyo iba rin yun, siyempre. May ibang approach din ako. Pero kung mayroon kang technical cut, let's say 5% cut or 3% cut, good na rin yan. Kasi trading na rin siya naman based on the day close. So, more or less 10%. Okay. Kagandahan sa kanya kasi ito, active stock. So, hindi matutulog yung pera. Kung mag-a 1 to 2 days, malalaman na yung result talaga. At least, so, maximum 1 week. Kung okay pa ba yung nabili mo o hindi. So, syempre, as a trader, ang gusto natin, makapag-in out sa stock sa pinakamabilis na time, lalo pag-day trader ka, may result agad dapat. Either you cut your losses or you take your profit. So, yun lang naman. So, dito yun lang yung take ko. Okay? Mary Mart. So, kay Mary Mart, ito yung parang race to eh. Easy niya kasi dito. So, blessed tayo na mayroon tayong pareho support nito si Mary Mart. So ayan yung ATR, di ba? 86 GG ang lakas. So ito lang yung part nito ng KTC top picks. Okay, so marami best lang yung part. So last season October 30. So congrats sa mga sumakay, sa mga nakasabay. So ayan. Nga pala yung KTC top picks natin, so about 90% noon position ko talaga sa market. Okay, yung mga hindi ko na napoposition na pero tingin ko na good to buy pa rin, ina-add ko na doon kasi syempre ayoko naman mag-over allocate din. May mga may portfolio allocation tayong ginagawa. So ito si Mary Mart, isa to si ASIN, ito si APX last time, si FNI, FNI yan, si VLL. So alam ng mga members yan, mga members ng Cage Topic. So yun yung mga, si director yan personally. So kay MM, good. Congrats kung nakakuha ka nito, 54%. Solid, di ba? So, ang take ko naman dito sa market close niya, again, overextended. So, ASIN tsaka Mary Mart, na ganun ako dito, nag-lock in ako ng mga gains. So, 2 days na ako nagbawas ng position sa kanila. Okay? Pero, maganda pa naman yung position natin. Kasi, medyo, ano na yan eh, overextended na para sa akin. So dito yung unang tranche ko na nag-sell ako kasi yung gantong kasi yung gantong galaw. So, na-expect na ako ng pullback which hindi naman nangyari. Marami rin fundamental drive na nangyari dito kay Mary Mart. Again, yung mga fundamental traders talaga, which is sinasabi ko madalas lagi sa video ko, kung bibili mo to si Mary Mart in the fundamental basis, buying the growth of the company, malaki yung potential niya. Okay? Tulad niya, nag-receive yung expansion, plus mo pa yung online nila ngayon. Plus yung mga merging yung mga ano nila, mga acquisition or business partners. So maganda yung management, okay, ng Mr. Injapsia. So ngayon ko lang dito is yung again price and volume divergence. So umangat yung price,
baba yung volume. So medyo alanganin ako diyan. So pero ready naman tayo kung bumaba yan, kung mag-pullback yan, kasi medyo malalim naman yung ano natin, yung position natin. Again, kung i-trade ko to, okay, kakaiba to kay ASIN eh, kasi ito ang gusto ko dito, nagkaroon na siya ng base. Okay? So para sa akin, ito na yung magandang buy position yan. Pag open niya by Monday, kung paano ipapakita yung kung anong movement na gagawin niya, okay, buying range is around 4%. So pag nag-drop yan dito, para sa akin, dapat cut ka na agad. Kasi medyo deadly na to eh, baka mas mag-test pa ng lower supports yan. Okay? So yun lang kay MM. So FNI, yun natin. Kasi FNI, may mga, ito, ibinenta ko na to ngayon. Okay? So ito, naging part pa to ng KT Topics, matagal na. During this time, okay, during this ano pa lang yung gap, okay, during this gap, so yan naghahang yata, so naging part siya ng kritis topics during this gap. Hindi nung kikita niya naman yung movement niya, napaka di ba parabolic na parabolic talaga yung movement niya, ano ni yan pero nalit lang pala lumabas yung ano yung mga ano ko. So, ito yung naging buying area natin sa KTC top picks, then ayan, nagparabolic na. So, ang titila naman dito is around dito, to open. Lagi naman to open ng TP ko kasi lalo pag ganito yung nangyari nung day na ma-hit niya ulit. Pero dito pa lang, malaman nakapagbenta na kayo dito. Kasi talaga, pangit at ang gandang candle. Okay? Then after na, nagkaroon ng fundamental news na napost din natin sa group. So, nag-add up ako ron. Tapos kaya ko lang ibinenta lahat. So, pero, tingnan mo malakas pa to eh. Si FNI. Again, ang trend ngayon, okay, green energy and EV. So, hindi lang sa Pinas, sa US. Okay, so yung EV, yung electronic vehicle, which is isa sa mga ginagamit ng nickel. So, kaya magkakaroon ng high demand ng nickel. Okay? So, maganda yung close niya today. Good support. Around 1.76. So, para sa akin, ito yung pinaka-buying range ko kung gusto kong kunin to as a momentum trade. Okay, si FNI. Tech. So, ang hirap, medyo mahirap mag-review ngayon kasi lahat naglilipara, wala ka talagang mapipili. Pasok lahat ng volume, di ba? So, mamili lang tayo ng, ano, ng mga, ano talaga, mga may malalayo pa. Tulad ito, 200 DMA, medyo malayo pa. Pero yung volume niya, maganda na yung pinapakita. Okay? Breakout after breakout. Today, nag-breakout din. Okay. So, personal view, para sa akin, good to buy to by Monday. So, check nyo lang. Kasi yung ATR niya kasi para sa akin is hindi pa siya ganun kalakas. Relatively low pa. So, kung EOD or magbukas siya ng the same price, then 0.26 yung magiging cut. So, more or less, wala pong 5%. Okay, so yan. Yan ang pinaka-TPs. Let's say, around yan. 200 DMA. Yan ang tignan akong play. So, kung gagawa ako ng play dyan, yan ang tignan ako sa kanya. Kay Siratek. Okay. Mega wide. Ito si Mega wide, isa pa to sa mga ano talaga matinding gumalaw ngayon. So Mega wide, naging part ng KTC top picks. So i-highlight ko lang kung saan yung buying range dito sa area na to. Okay. At yung naging buying range din ang naging cut ko dito is tinanda ako 6.81. Yeah, ito yung pinaka-cut point. So hindi siya nahagip. Bagabuhok na lang. Hindi rin naman. Kasi ang pinakalunan day nito is 6.90. So medyo mataas-taas pa. So congrats sa mga nakasakay. Okay. So kung hinood nyo to at nag-trend follow na lang kayo, then meron kayong at least 44%. For me, ito, nung tinrade ko to, sa first TP ko lang to, ano, itinapo ko na to ng first TP. Kasi ang aim ko nga is mag-port reset na. So every time na nagkakaroon ako ng good game, okay, so wini-withdraw ko na yun. So at least mare-reset ulit yung ano ko, yung mindset ko na ano ulit na mag-start ulit sa zero. So kasi nagbabawas na ako, so nung time na binili ko na sa ano, sa pinaka gusto kong ano, capital yung trading port ko, kasi gusto kong ano eh, maganda na ng December, at least mag ano na, mag slow down na sa pag ano, pag-trade. Pero yung potential kasi iba eh. Kaya ano, kaya naging active ulit tayo. So good thing naman nung yung mga sumunod na days like today, maganda yung naging gain natin. Hindi lang ako, alam ko lahat ng mga pag-DYM this year sigurado, baka iba sobra-sobra pa.
Okay? So, kay MY, personal take. Okay, so kay MY, personal take, maghihintay ako ng pullback dito. Okay, so, saan ba yung pullback point? Siyempre, 50% ng candle na to. Volatility-wise, range, o yan. Diba? Needless to say, 82 RSI. Congratulations, dapat nakapag-trim na kayo rito. Pero syempre yung malalakas yung ano talaga yung malalakas yung nerves. Tingin ko naka-hold pa sila diyan. Although syempre, kung mababa ang base mo, ba't di ka mag-hold, di ba? So, pero kung binili mo pa lang siya by EOD, so dapat mag-specify tayo ng konti kung tama ba. Although fundamentally sound talaga yung company, pero again, okay, until unless proven ng market yung mga claims natin, then parang tayo maging tama. Okay? So, yun kay MY. JFC. Ito yung nakita ko itong red kanina. Ako lang na-close button ng ano. Na-close button ng, ano, ng green. So, medyo mabagal yung itatin guys. Pasensya na. Kaya kung di nag-review, yan mabagal pa. Yan. Umangat din pala. Okay? So, at least na siya nag-close ng red. So, yung pinaka-launch is 192. So, again, JFC, fundamental-wise, solid yung company. Tuloy-tuloy expansion, kahit nagkaroon ng pandemic, may mga acquisition sila, although na-close sila ng ibang Jollibee store, pero at least, maganda yung ano nila, maganda yung projection para nila sa mga susunod na taon. And sa Middle East niya, UAE in particular, so nagkaka-open lang nila ng mga bagong stores again. Okay, so personal take on technicals, so dapat ma-hold niya is 190. Okay, para sa akin. Dapat ma-hold niya yung 190 range, kasi kung hindi, baka makita natin mag-keso ng 178 or humabol sa 200 game. Okay? Pero maganda ng recovery nangyari dito eh. Itong gantong galaw guys, para sa akin, i-share ko lang. Ako kasi based on ATR, madalas din yung naging decision ko talaga. So pag ganito na yung galaw ng ATR, para sa akin, baka mag-keso na ng mas mababang prices. Okay? So yun lang kay JFC. Jollibee Food. So MBT. Metrobank. Ito sa pinaka gusto kong bank, East West tsaka Metro Bank. Ako isang strong tsaka isang medyo hindi pa ganun kalakas pero may malaking potential. Yan, so si Metro Bank, naging part ng KTC Top Picks around 36 or 39 something. So, syempre ang take ko rito recently is buy below 40. Okay? Kasi nung time na yan, hindi pa ito nag-trail ng 200 GMA bago. Ito na yung pinaka ano talaga eh. Again, ito magandang sample to ng 200 GMA break. Isa to sa mga gusto kong setup sa mga papasok na bull run tulad nito na mapasok ng mga parang recovery reversals. Good na to i-trans sa ganitong area eh. So nung lumalapit na siya dito, pwede na kayong mag-trans yan kasi maganda naman. Syempre with consideration din sa parameters nyo. Kasi kung tipong ganito, red siya, so mahirap talaga pasukin yan. Dapat gagawa ka ng trade range. Okay, pwede mong i-trade. O kung gusto nyo naman, pag nag-break ng 200, consolidate ang mangyayari. So, either bumili kayo rito or dito sa area na to. Pero, syempre, either way, ano pa rin, panalo pa rin yung movement niya. So, yung sa recent, ano natin, sa KTC Top Picks, sa recent one, which is itong last week lang, ito yung buying range ko talaga. Kasi, yung strength andun pa rin naman. So, congrats kung mga nag-take profit ng 6%, pero para sa akin, i-hold nyo na lang yan and i-trend follow nyo na lang. Okay, GLL. Ito, si GLL, laging part din to ng topic. So, may nagtanong sa akin, ano bang trip ko, RLC or VLL or MEG? So, in terms of property, MEG and VLL, yun talagang trip ko. Okay? So, ito yung naging buying range natin kay VLL. So, ngayon, nagbukas ako ng position dito. Tapos yan, bigla siya nagparabolic, di ba? So, ganun talaga, hindi naman lahat makukuha natin ang gusto natin sa trading. So, 13%, all in out ko na rin yan ngayon. Nag-allocate ako sa ibang position, pero sa mga naka-hold pa rito, hold nyo lang. Or dapat nakapag-take profit na rin kayo. Kasi, ito yung magandang move niya ngayon, nag-break siya ng 200 GMA okay, with price gap. Ibig sabihin yung strength nandun talaga. Okay, so tingnan natin kung magkakaroon ng consolidation. Siguro bago sa personal take rito, bago nyo ito ulit positionan, kung nag-EOD man kayo dyan, at least ako, expect ko ito magkakaroon ng consolidation. Ngayon, kung hindi naman, kung magparabolic yung dire-diretso, then
again, taking profit is essential talaga. Okay? So, again, tanda natin lagi, main purpose ba tayo nag-trade is to have gains. Okay? The profit sa pera natin, lalo sa mga retail trade na tulong natin na hindi naman ganun kalakihan yung course. So, importante yan. Kasi yung mga pullback, medyo malaki na rin mawala sa atin. So, 4% na lang from the closing. Okay? Nearest resistance at EOD close today. So, may 4% pa tayo. So, sakali na mag-pullback yan, pero ako gusto talaga mag-consolidate muna yan para mas malakas yung ano niya, yung movement niya ulit pag nag-resume. Diba? Okay, so, kung pa tayo. I-send dito. Ang matindi dito si GT Cup. GT Cup po na si GT Cup. Diba? Parang basura lang galawan ni GT Cup. Matindi nito. Trip ko sana bilhin to recently. Hindi dito sa area na to. Pero hindi ko alam matay ako siyang bilhin. So, hindi ko siya nabili. Actually, ang binili ko is MEG. MEG kasi inan ako yun kasama sa top picks. So, syempre binili ko, diba? Yun yung initial plan ko talaga sa property. So, ayan, si GT Cup, solid yung angat. Pero all in all business, maganda lang ang business ng GT Cup. Isa to sa magagandang, holding company. Okay? So, nag-break yung 200 DMA, ikikita nyo nag-break, nag-pullback, ganyan, umuna na ulit, nag-parabolic na ulit, di ba? So, nearest support area is around 725. So, medyo malayo-layo pa ng konti. Kasi may resistance siya rito, which is andyan na siya mismo, pero kung i-break niya, syempre, at around 700 ang next support, ang resistance area ni GT Cup. Again, guys, remind ko ulit, kung may mga position kayo maganda, 100%. Tingin ko naman, halos lahat ng traders kayo nakapag-participate sa market as a gain position. So, huwag yung kalimutan mag-take profit. Hindi umaangat ng forever yung stock. So, may pullback yan. At least, pag nakapag-take profit kayo, pag nag-pullback siya, tsaka kayo mag-participate ulit. Okay, so yun lang guys. Sana may nakuha kayo. Try ko mag-review tomorrow. Thank you and God bless.